Bookworms, welcome back to my channel and thank you for clicking this video. So for today, we have another reading vlog. It's already January 17 and I haven't finished anything yet. I finally accepted that I am on reading slump. Hindi ko pa kasi tinatanggap ng mga nakaraan na nasa reading slump ako kahit wala talaga ako nababasa. Sinasabi ko lang, hindi, busy ako. Pero ang totoo talaga, nasa reading slump ako. Anyway, I am currently reading Addicted to You by Krista and Becca Richards. This is the first time that I am going to read written by this author. Lagi ko din nakikita sa TikTok and may mga reviews ako na nakikita pero hindi ko siya binabasa. So the synopsis of this book is that the girl named Lily, the protagonist na named Lily, she's addicted to sex while her best friend Lauren Hale is addicted to alcohol. So, pareha silang mayaman and nagpapanggap sila nagde-date to hide their dirty secrets. So, parang unti-unti marirealize nila na baka sila something ganon yung kwento. And, ewan ko, parang kasing nakaka-excite lang yung kwento. I am currently on page 81 and nagugustuhan ko siya. I like the writing style and ang ganda lang dun sa part na nasa point of view siya ni Lily. Pero at the same time, gusto ko rin mabasa yung point of view ni Lauren. Ang naiinis lang ako dito is yung toxic family ano nila. I'll try to finish this within this week. Sana kasi I want to read non-fiction books. Ang dami kong magagandang title dito sa bookshelf ko pero hindi ko siya mabasa. Hindi ko sila mabasa. Hindi ko din alam kung bakit. Ay, oo nga pala. Tinatanggap ko na nga pala nag-reading slump ako. Ayun. Kasi ayoko pang tanggapin. Nagsasabi pa, busy! Ang totoo niyan talagang nag-reading slump talaga si ate mo, girl. Ayoko lang tanggapin kasi nga may Kindle ako, tapos ang dami kong pinagbibili na libro, tapos hindi naman ako nagbabasa. Parang ayokong ginagaslight ko yung sarili ko. Kung bakit hindi ako nag-film masyado is because of that, obviously. Hindi ako makapagpakita sa camera na ganyan yung tigyawat ko. Pero, well, nasa page 135 na ako and oh my god! Hindi ko ma-disclose kung ano yung nangyayari kasi magiging spoiler siya, pero kinikilig ako. So currently on page 152. Alam nyo, this book is so cliche. Yung mga parang may mga cliche parts siya, pero kahit na ang cliche-cliche ng ibang parts, it's so nakakakilig pa din. Yung mga small things na ginagawa ni Lauren for Lily is so nice, and the way that they are taking care of each other is really heartwarming. I can say it, the book is not only for ano. Actually, hindi nga siya mas smart. Hindi yung mga smart dito, hindi siya ganun ka-detailed compared sa iba kong nababasa. Pero, ang ganda ng kwento. I really hate the toxic family culture. Pero,
hindi lang nag-iikot yung kwento sa smut, hindi siya umiikot doon. Talagang may story siya, and I like that. Ang ganda! Anyway, ayan. So, diba, sabi ko kagabi, yung mga tigyawat ko, actually, malaki pa din yan. So, bumili ako ng, ayan, OxyCure for my tigyawat, dahil hindi ko alam ba't ako tinitigyawat, girl. So, kailangan natin siyang mawala dahil, oh my gosh, hindi ako makapag-film kasi ang laki-laki niya, tek. Ayun, tingnan nyo. Yan, so, alam niyo, hindi ko alam talaga kung ano tong mud na to. Nakikita ko lang sa mga friends ko pag nag-group chat kami, tapos lagi silang mga nakaganito, like, ano may mga pinaglalagay nyo? Tapos nalaman kong for tigyawat siya. So, na-curious ako. Kasi guys, I have PCOS. So, sobrang prone ko talaga sa tigyawat. And anyway, ayun lang. Ayun, may binili ako. Ayun, para kapag nanonood ako, nakahiga lang ako. Hi guys, so I am currently on page 180 and yeah, mas lalo siya nagiging interesting. I like it kasi alam nyo, hindi lang talaga siya naka-focus sa mga addiction nila. So, maglalagay lang muna ako ng salompas dahil masakit ng aking leeg at ang aking likuran. Bukas, pupunta kami ng mga friends ko sa ano, maghahanap kami ng mga classmates ko ng uniform para sa off-campus namin. Ipapatahin na kami. Sakit talaga ng likuran ko, mga te. Ayun lang. Paula! Paula! Makakita mo ito sa vlog ko, Pao. Nagpa-vlog ako ngayon. Currently on page 245 and alam nyo, at this point, nandito ako sa part na iniisip ko kung ano pa yung pwedeng mangyari dun sa libro. I'm trying to predict what's going to happen and hindi ko maisip kung ano, parang will they get better? Ma-overcome ba nila yung addiction nila? So, andun ako sa part na napapaisip na ako kung ano ba yung mangyayari at the end. Kasi diba, I always want a good ending. Yung hindi, kahit hindi siya happy ending, as far as nabigyan niya ng justice yung buong libro, is good enough for me. So, andun na ako sa part na yun na nag-try na ako mag-predict. And, ayun, ano pa ba? Alam niyo, sinulat ko sa likod yung mga reasons why I love
this book. Yan. Pero hindi ko pa nilasusulat yung mga reasons why I hate this book. Kasi parang feeling ko, kapag diniscuss ko kung ano yung hindi ko nagustuhan sa libro nito, feel ko kasi magiging spoiler na siya. So, ayun. Pero anyway, hindi pa naman ako tapos. So, ayokong pangunahan ang mga bagay-bagay. Ayun, it's Sunday and madaling araw na. Anong oras na ba? Nasa may cellphone ko. It's already 2:05 and it's Sunday, January 22. Ano pa bang update ang gusto niya? Wow! So, mag-checkahan muna tayo. Alam nyo, tinignan ko yung mga videos ko noong 2022 and hindi ako makapaniwala na iilan lang yung libro na ay iilan lang yung vlogs ko. At saka, parang ang tagal nung last na book haul ko. Parang 2021 pa yung last na book haul ko. And pa, hindi, iniisip ko kung anong nangyari ng 2022. Hindi talaga ako makapaniwala na wala akong book haul ng 2022. Ilan lang yung reading vlogs ko. So, ayun. Kaya, gusto kong bumawi. I think the main reason kung bakit hindi ako nag-upload ng 2022 kasi nagsastruggle ako sa confidence. Kasi guys, tumataba ako, diba? Tapos ang dami kong tigyawat and all that because of my picos. So, nagtatry akong ma-overcome yung picos ko. Yung, alam mo yun, yung ma-accept ko na may picos ako. So, ayun. Kaya siguro yun din yung reason ba't hindi ako masyado nagva-vlog. Pero, ang bilis lang ng panahon, no? Parang na-realize ko lang din nung pinitignan ko yung mga vlogs ko ng 2022 na ang bilis ng panahon. Kasi parang, naalala ko pa ng 2021 na ayun na ang dami kong in-upload na videos, ang dami kong book hauls and all that. Tapos pagdating ng 2022, wala na. Tapos isang taon na pala yung nakakalipas. Ito na nasa 2023, wala lang. Hindi lang ako talaga makapaniwala. So, ayun. Anyway, I think ito lang yung libro na mababasa ko for this month. And it's okay naman kasi at least may nabasa ako sa buwan na to. And I am planning to read more this coming February. Sana lang. Ayun lang. Story by Luan Lee. Hindi ko pa nauumpisahan to. Ayan, naka-sealed pa siya. So, later ko siya uumpisahan. And hindi ko alam if marireading vlog ko siya kasi feel ko magsasawa na kayo sa mga pinagsasabi ko. Tsaka sa mga ginagawa ko sa araw-araw. Baka magsawa na kayo. Kaya, baka hindi ko na siya i-reading vlog. Ayun lang. Hello everyone! So, I finished this book last night. I rated it 4 out of 5 star. I love the writing style. It's just simple. Pero, alam niyo nung una, sabi ko pa, parang hindi ko ma-set yung morals ko dito. Parang hindi ko, kasi diba, yung synopsis niya is sex addict siya, alcoholic siya. So, kumbaga, ang akala, dun iikot yung kwento. I really thought na, at escapade to ng mga addiction nila. But I was really, really wrong. So, parang hindi ko maisip, ano bang moral yung gagawin. Alam mo yun, akala ko it's okay. So, nung parang may mga, di ba sinabi ko pa sa una na ang sweet-sweet nila, ang natutuwa ako kung paano nila i-take care yung isa't isa. Hanggang sa na-realize ko, ang toxic-toxic pala ng relationship nila. So,
super toxic ng relationship ni Lily and ni Lauren, and the way na nasasaktan na yung mga people around them is really heartbreaking. So, alam nyo, the way na nag-end yung book na to is the best way to end it. Yun talaga yung nakikita kong tamang paraan para i-end tong libro na to. Sabi ko pa dito, the reasons why I love this book is the way they take care of each other. They are trying to be better for each other. Hanggang sa na-realize ko na ang toxic pala nila sa isa't isa. Pero alam nyo, nagustuhan ko yung story nito kasi hindi ko in-expect na hindi siya iikot dun sa kwento ng mga yung mga escapades nilang dalawa. Mostly talaga yung ang dami nilang pinagdaanan, and hindi ko in-expect na ang sad nitong libro na to. Akala ko nga kasi smart siya, hindi pala. So ayun. Anyway, I rated it 4 out of 5 star. So, ayun. Nagugustuhan ko din yung humor nila. Ang simple lang. And yung mga characters, I love everyone in this book except may ibang mga characters ako na hindi gusto. Pero I love Rose and I love Connor. Connor nga ba? Si Connor nga ba? I love Connor. I love Reiki. I love everyone in this book. Kasi napansin ko, character-driven siya. Guys, that's it for today. Thank you so much for everyone. Thank you so much for watching this video. Please click like and subscribe. May pag-ganun si Ate Girl. Anyway, ayun lang. Bye!